Okay, so part 3 na po ito. Continuation na po ito ng ating topic, mga ka-vlogs. So, re-recap ko na lang po kayo. So, meron po tayong mukbang dito. May pizza, may kape, may chichirya. Kasi, katapos lang po naming talakayin yung sahod ng mga hotel worker. Kay Miss Ana Lu, isa po siyang hotel worker dito. And si Liza naman, about po sa pag-open po ng bank account. And ito na po yung part 3. Hinihingal na ako. Ano po yung topic natin? Hassle-free, magpadala ng remittances. Opo, kasi sa online po kasi siya nagtatransact ng kanyang remittances. So, yun po yung topic natin. Today, mas prefer ko na rin ang online ngayon. So, alam ko sa inyo ay mas prefer ninyo yung online na hindi nalalabas ng bahay. Kaya stay tuned kasi marami po tayong matutunan sa topic na ito. Okay, intro, pasok! Okay, so before we start mga ka-vlogs, kung naalala nyo po, si Hana! Siya po ay first batch na G2G caregivers. First batch po siya, pero pang limang batch po siyang dumating dito sa Israel. So, get nyo na po yan mga ka-vlogs kung lagi po kayo nanonood ng aking vlog. About po sa, tada! Sa mga aplikante po ng mga caregivers, makakatulong pa rin po itong topic na ginawa natin with Miss Hana. Ayan, ako lang po mag-introduce ng sarili ko. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyo is about the remittance. Sa mga katulad ko, kung kayo po gusto nyo, minsan kasi usually, ang sahod talaga kapag bituwak kami, 9 pa lang ng gabi pumapasok na siya. So yung pumapasok sa bituwak ko, kung ikaw, kung gusto mong mabilis na makapagpadala ka agad sa mga loved ones mo, kung mapapansin nyo po, kung babalikan nyo yung unang topic, iba-iba po kami ng bank sumasahod. So since ako po, Duar, meron na po kasing direct ang Duar to apps kung saan ako nagpapadala, which is ang ginamit ko po talaga since nang dumating ako dito is Rewire. So ang Rewire apps makikita niya sa Play Store. Pwede niyo i-download. Okay. And then i-register niyo lang doon yung SIM card niyo dito sa Israel kung anong SIM card niyo. And then ang ginagawa ko, ang akala kasi ng iba pag tinatanong nila kung paano mag-way, natatawa sila dahil baka akala nila pare-pareho kasi ang bank account number, bank branch. Ang nagkakaiba lang is matik na kasi yon kapag pinasok mo yung bank account number ng Rewire and bank branch niya. Matik na yun napapasok sa account mo, nakakonect na siya. So, ang ginagawa ko that time, parang sa Rewire apps, nakaready na agad kung magkano yung amount na ipapadala ko, nakaabang na agad siya. So, para pag tinransfer ko from Duar to Rewire, matik na siya. Pag pumasok yung pera, magpa-process na siya kahit tulog ako. And then, masisenda siya sa Philippines. Okay mga ka-vlogs, bago po i-explain ni Miss Hana yung kanyang proseso kung paano niya ginagawa yung online procedure, online banking. First of all, meron kayong post office. Pupunta po kayo dun sa teller and sasabihin niyo na kailangan niyo ng online banking kasi sila lang yung magbibigay sa inyo ng username at password. So, yung username, matik yung kapag nag-open ka sa door or sa post office ng account mo, matik ibibigay nila sa'yo yung username mo and yung temporary password. Oo. Tapos ikaw na lang ang magpapalit ng password mo. Mm-mm. And then pag meron na po kayo, kailangan nyo po i-download para makapag online banking po kayo, kailangan nyo i-download yung apps ng Duar. Pero pipiliin nyo yung English translation ha, kasi meron din siya naka Hebrew. So ayan, kailangan po ito, hahanapin nyo tong apps na to sa Play Store na Duar. Mm-hmm. Ganto dapat ang ano nyo. Kasi may Hebrew yan eh. Mahihirapan kayo mag-transact kapag... Tapos yung enter your account, pag inopen niya po yung account, itong makikita niyo agad yung username and password. Siyempre yung username, hindi niyo pwedeng palitan yon. Kung ano yung username na binigay sa inyo, ayun lang po yun. Ang pwede niyo lang i-change is yung password. And be careful po sa password niyo, dapat tatandaan niyo kasi kapag tatlong mali, automatic mabablock. Mabablock ang... Ilang beses nangyari sa akin yan. Opo, and napaka-hassle kapag na-block yung account nyo kasi kailangan nyo siyang i-fix through online. And ang mga customer service nila is hindi nakakapag-English. Make sure lang talaga na isulat nyo na lang yung password para hindi kayo nagkakamali kasi napakahirap. Lalo na pag malapit na yung sahod tapos naka-block yung ano nyo. Okay, ayan. So, kapag nailagay nyo na po yung password nyo, yung username and password, ito na po makikita nyo sa screen. Tcharam! Account activity, account balance, income. And syempre, wag doon na po tayo mag-focus sa account activity and account balance. Pag nakita nyo may laman, syempre, doon na kayo pwede mag-transfer kung may laman. Pero kung wala, ayan, account balance. So, may utang pa po. Grabe! Kapag magpapadala ka po, money transfer and then account transfer. Hindi pwede? Hindi pala pwede kasi wala akong laman. Sufficient.
Okay, mga kabilabs. So, ganun lang po kadali. Naka-flash naman po sa screen. Parang dali same na. Lang din naman sa Pinas, ilalagay mo lang account number, kung anong bank siya. Dapat alam nyo kung anong bank yung pagtatransferan nyo. Oh, next. Saan ka nagpapadala? And then, nagpapadala po ako since day one sa Rewire. Kasi nga, using this Duar, na itatransfer ko na yung pera ko sa Rewire account. Paano? Siyempre, dapat po may Rewire apps din kayo. Paano mo nalaman yan, Sisi? Itinuro siya sa amin nung pagdating pa lang namin para okay. Mas convenient. Sa inyo, tinuro din yan, yung Rewire? Kasi di ba hindi pa kami marunong nung pumunta at saka hindi ako pa kami nakakalabas. Ako nag-discover. Anong batch ka? Na dumating? 15. 15, batch 5. So okay. Ayan, i-download nyo po ang Rewire apps. So po siya? Pagdating po dito sa Rewire apps, syempre pag nag-register din kayo, kakailanganin dito ang passport nyo. I-verify muna yan bago nyo siya magamit. So noonig ka nang pumunta sa sa isang branch? Pwede siyang ika-cash mong i-deposit, pero pwedeng from Duar to Rewire apps. Kung halimbawa, on-hand yung pera mo, hawak mo siya sa kamay mo, and then gusto mo magpadala, pwede mo siyang i-cash in through GMT or Superfarm. Okay. Nagka-cash in sila doon. Okay po. Ibibigay mo lang yung passport mo and yung cellphone number mo na nakaregister sa Rewire. And okay. Then, pag in-open mo, ayan, syempre, ganun din, username and password. Pero pwede rin siyang fingerprint. Parang BDO. Kapag umopen siya, ayan ang makikita nyo. Tsanan! So, ibig sabihin, ganito, i-refresh lang kita ha. Yung ipinadala mo sa Duar, halimbawa, nagpadala ka ng 5,000, makikita mo yung 5,000 dyan. Papasok siya, magiging papasok visible siya dyan, makikita mo dyan, yung balance. Okay, so nandyan na siya sa balance. Ngayon, nakadepende kung magkano ipapadala mo sa Pilipinas. Yes. Paano magpadala? Ito lang, madali lang. At ito po ang kagandahan sa Rewire. Pero meron kasi siyang language na Filipino. Kung ayaw nyo ng English, kung ayaw nyo na meron siyang, pwede nyo siyang iset sa Filipino kasi ang nito, mga Pinoy din. Oo. May mga Pinoy sila. So ayan, kung magta-transfer po kayo, madali lang ayan magpadala. Tapos ita-type nyo lang kung magkano ipapadala nyo. Halimbawa, 500. And then, ayan. Tapos ito, pwede nyo nang i-register dito. Halimbawa, yung mga pinapadalhan nyo para mas mabilis. Dito po, kagandahan dito. Pag open po nyo ng Rewire, nakikita mo agad yung rate. Kasi po, marami pong remittances po dito sa Israel, mga kabilabs. And iba-iba po sila ng rate. Magkano ang charge dyan sa'yo? Depende sa ipapadala mo. Pero ang kagandahan, hindi ka na mag-additional charge. Kumbaga, doon na rin nila ipinapasok sa ipapadala mo, ibinabawas na lang. Halimbawa, magpapadala ka ng... Yung usual, para magkaroon sila ng idea. 1,000, ano lang siya, 10 nis. Dali po. Yung 1,000... na sinasabi po niya ay? Shekel. Shekel. 1,000 shekel. 10 nis siya. I think hanggang, parang 1,015 or hanggang 2,000, ganun. Okay. So may nakagagag po ako 2,000, yan. Hanggang 2,000. Hanggang 2,000, 10 shekel siya. 10 shekel lang 2,000 siya. 2,000 yun above. 15, may 15. 20, 30, 40, ganun. Okay. So, idagdag ko lang po, baka gusto niyo pong tanong kung saan ako nagpapadala. Iba sa inyo ay alam na. Ako naman po ay sa iRemit. Yung mga online transaction nila, wala pa po kasi inaayos pa rin nila hanggang ngayon. And, ang charge naman po doon ay any amount, maximum of 15,000 shekel ay 10 shekel. Ayun. Sa akin naman, wala silang online banking. Ang kagandahan lang kasi sa akin ay anytime, malapit lang po kasi ako. And minsan kasi kung saan ka na nasanay, kampante ka na kasi dun. Ayun. Pero sa nakikita ko, ang ganda. Ang ganda ang kagandahan dito. Ng kanila. Pwede ka magbayad din dito ng sa SSS mo. Ooh. Kumbaga. Oo. Oo, kasi yung SSS natin, halimbawa, di ba, nag-ano tayo sa embassy natin, yung SSS. Tapos pinalitan na nila status sa OFW. Etong Rewire apps na to, matik to, nakalagay na dito kung magkano ang kailangan mong bayaran at kung ano accumulated na months. Etong Rewire apps na to, matik to, nakalagay na dito kung magkano ang kailangan mong bayaran at kung ano accumulated na months. So ipapasok mo na lang siya. Ganun ang ginagawa ko sa SSS ko. Pag-ibig? Ang pag-ibig hindi. Mag-ano ka? Hindi. Sa pag-ibig, pwede mo siyang i-transfer through Gcash. Oo, transfer. Mm-hmm. Pero ito kasi, halimbawa, ito, ilalagay mo lang yung SSS number mo dyan, matik yan, makikita mo dyan kung magkano yung babayaran mo. So, ang kailangan mo lang gawin, i-deposit yung amount na yun dito, and pag kinlik mo yun, matik na yun na may ibabayad na siya sa yun ang kagandahan ng Rewire. Hindi ako nang problema sa pagbabayad ko sa SS. O, ikaw naman, Sisi, saan ka nagpapadala? GMT ako, GMT. Madalas.
Ikaw si Zisa? Ako, Rewire. Rewire. Bank of Jerusalem kasi sila, naka-monoks talaga sila. Ang GMT, Rewire at saka Nima, almost the same. Nagkakaiba lang sila ng rate, pero kunti lang naman yung diferensya. Ang ano ko, si GMT, almost the same sila ni Airbit. Ang dandan lang kay GMT, sabi ko nga, 2,000 and above, wala siyang charge. Ang kagandahan naman kay Nima, meron siyang card na pwede mo magamit like as credit, parang or debit. Parang ni GMT, meron din. May etong, card din siya. Ang NEMA kasi pwede natin magamit sa Pinas. Tama. Pwede rin sa ibang mga bansa, ang NEMA card nila. And then pwede ka rin mag-store ng... International siya. Oo, pang-international siya. Pati yung 019 na yung SIM natin, inaayos na ata nila eh. Pinopost ni, ano yun, ni Jennifer. So, sa susunod nating topic, mga kabilabs, ay ito na yung last part kasi may pasok pa si Miss Anna Lou. Ay, ang oras po ngayon dito ay, wow, 10:30 na. So, next topic po natin ay, ano ang kaibahan ng pagiging caregiver sa hotel worker? So, may nakalimutan pa ba tayo? Sa ngayon, wala na siguro. Kung meron man po kayong gustong malaman, ilagay nyo na lang po sa comment box para masagot po namin. Kasi yung sa ngayon po na i-share namin sa inyo is parang yung mga... Parang yung ano. So, ayun nga po, kabilabs. Parang ako yung sidekick. Kaya yung may-ari. Yung sila na i-share po namin sa inyo ngayon. Ayoko, sa pawan ako. Ito mga kabilabs, hindi to ano sponsor ng Rewire kaya ayokong pahabaan. Bikinaman. Okay, so bilang mga OFWs naman po dito sa Israel mga kabilabs, meron naman tayong freedom kung saan tayo pwedeng magpadala. And mahirap po kasing ano, may pagsapalaran minsan kasi perang pinaghirapan natin to eh. Pero at the end of the day, pinaka-importante dyan is kung saan tayo komportable. Yung less hassle and kung nasa yung tiwala natin, di ba? Kasi perang pinaghirapan natin yun eh. Based po sa mga sagot nila, iba-iba po. May NEMA, may Rewire, may GMT, ako po ay Remit. So, depende po yan kung saan po kayo mas komportable. Ayun. So, I hope mayroon po kayo natutunan sa ating topic for today. And naway nakatulong po kami sa inyo. Matagal na po itong nire-request ng ilan po sa inyo. Finally! Tapos na rin. Gagawa na rin natin siya ng vlog. Kaya thank you, Miss Hannah. Thank you din, kabilabs. And si Miss Liza at si Miss Anna Lou. Bye! Bye, God bless! Bye. See you! Part 4 na tayo! Pack up!